Yehoo! Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala at kung bago ka lang sa aking tahanan, hihilingin ko sana pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating mga reaction video. Sa araw na ito mga kaibigan, ang ating pong bibigyan ng reaction video, syempre, ito pong si LG Saddleback. Nagulat po tayo mga kaibigan. Dahil kung atin pong matatandaan, noong pong mga nagdaang araw na kanyang mga vlog ay sinabi niya na sa oras na makuha niya ang kanyang sahod ay ibabahagi niya ito sa mga nasa lilayan lipunan. Well, nagulat nga po tayo mga kaibigan. E ito na nga po. At nakita natin, nag-ikot siya sa lansangan at ibinahagi niya ang kanyang sahod sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain sa mga taong nasa lansangan. Ito po, panoorin natin mga kaibigan ang isang pasada ng clippings na ito para po masigit natin maunawaan. Ito mga kaibigan, bibili siya ng pagkain sa Jollibee, no? Ito, oh, bumili siya ng pagkain sa Jollibee. Yun, sa homeless pupunta na siya, maiikot. So nag-ikot siya, no? Nag-ikot siya sa syudad para makita yung mga taong bibigyan niya. At ito kung mapapansin natin mga kaibigan, eh, ito yung mga nagtatrabaho sa lansangan, no? Alam niyo mga kaibigan, itong mga street sweeper, ayan, street sweeper sa daan, although ang ilan sa kanila ay mga empleyado, tumatanggap sila ng sahod, pero hindi sapat ang kanilang natatanggap na sahod. At maaaring masabi natin na itong mga tao ay mga dakila, mga bayani sa lansangan, sapagkat talagang nagtatrabaho sila. May meron yan, nagtatrabaho yan araw man o gabi, ano, may makikita natin sa lugar namin po mga kaibigan, madaling araw nagtatrabaho ng mga ito, nagwawalis na. At ito ang kanyang pinuntahan at binigyan ng pagkakataon na i-share ang kanyang biyaya. Tingnan mo mga kaibigan, no, nang inaabot niya yung pagkain, maaninag mo yung ngiti sa bawat tao. Maaninag mo yung ngiti nila habang tinatanggap nila yung pagkain niyo, no? Dito mga kaibigan, na dinagsahan na siya, no, ng karamihan na medyo marami sila, nagpa-picture pa yung ilan, ano, ito, tingnan natin, no? Ayan, no, dinagsahan na siya. Ang ilan, nagpakuha na ng picture. So, ang saya-saya nila, no? Pero isa sa nakapukaw sa akin, mga kaibigan, itong, mayroon siyang nakita rito na, itong matanda, oh, alam mo, itong matanda, tingnan mo yung ngiti nila, no? Binigyan niya ng, inabutan niya ng pagkain, inabutan pa niya ng 100, at kita mo yung, ang punto rito, yung ngiti, yung ngiting naramdaman ng tao, iba yung ngiti talaga, iba yung ngiti na naramdaman ng tao na yun. Mayroon pang isa, ito, PWD, may saklay, nilapitan din niya, ayan, no, inabutan niya, parang tila nagulat pa, no? Tinanong ko. At hindi niya in-expect. Akala pa niya magpa-park kami na sasakyan. Eh, ginide pa niya kami na dito banda mag-park. Pero yan. Masaya siya. At diba? Buti so, na lang napadaan kami sa lugar na yun. Talagang sobrang saya. Sobrang iba yung pakiramdam ng ganitong pagtulong. Ito yung sinasabi natin, mga kaibigan. Doon po, kung anyo pong mapapansin, doon po sa mga nauna nating reaction video, nung sinabi ni Miss LG Satterfeld, yung kanyang paghingi ng sorry, kung inyong matatandaan, di po ba, sinabi natin na mas mainam kung ipakita niya ito sa kanyang sariling kakayahan. Kung paano niya ipapakit sa kanyang sarili bilang vlogger. At ito ay isang magandang hakbangin mga kaibigan. Sa katunayan, kung ating mapapansin, tumaas po ang kanyang subscribers mula sa 177,000 nag 178 dito. Well, umani ito ng mga
samot-saring pabori mula sa kanyang mga followers. May ilan nga lang nagsabi na ito, pakitang tao ang ganyan. Pero sabi nga, hindi mo naman mailalagay ang lahat ng mga tao na manunood sa'yo na magugustuhan yung gawa mo. Kahit papano, mayroon din naman hindi sasang-ayon sa ganun. Pero ito para sa akin, para sa kay Miss LG Satterfield, huwag mo sanang intindihin ang mga bagay na yan. Ang pinaka-importante, nagawa mo ang isang bagay, isang kabutihan, naumpisahan na. At sa tingin ko, ito ay magdadala sa'yo para manumbalik yung tiwala ng mga taong nagbaklas sa'yo. Naniniwala ako na babalik sila. Kasi kung ang kabutihang ipinapakita mo ay ipagpapatuloy mo, siguradong magiging bias na sila sa kanilang sarili kung hindi ka nila bibigyan ng pagkakataon na ipakita ito. Sa inyong mga kaibigan, sa ating mga followers, alam niyo po, mula po nung ako po ay nagbibigay ng reaksyon kay Miss LG, mayroon din tayong mga komento mula po sa ating masugid na mga supporters na tila sabi nila, tila kinakampihan mo si Miss LG, tila ganito, ganun. Ako paliwanag ko lang sa atin, sa lahat ng ating mga supporters, bilang pong isang reactionist, kapag nagbibigay tayo ng reaksyon, maging patas po tayo sa ating binibigyan ng reaksyon. Kung mayroong nagawang hindi maganda, punahin natin. Pero kung mayroong nagawa namang mabuti, bigyan natin ng kaukulang recognition para ma-boost ang moral at ipagpatuloy. Kasi ang purpose ng bakit nandito tayo sa social media ay para makatulong sa paggawa ng kabutihan. At sa ganitong pagkakataon, i-boost natin yung moral ni Miss LG para tuloy-tuloy niyang gawin ang ganitong klaseng magagandang mga bagay. Nakaka-relate ako sa ganito, alam niyo kasi mga kaibigan, yung unang sahod ko, ganun din po yung ginawa natin . Pinamigay din natin sa mga taong nasa lansangan, pinamigay natin sa mga taong, ako noon, pumunta pa ako sa ilalim ng tulay, doon ko pinamahagi ang aking unang sahod nung nakakuha ko dito sa YT. Well, sana ipagpatuloy mo ang ganitong mabuting gawa, Miss LG. At naniniwala ko, kung hindi man sila ngayon babalik, pero kapag nagtuloy-tuloy ito, maibabalik mo rin kung ano yung mga nawala sa'yo ng mga subscribers. At kung sakaling hindi man bumalik sila, magkakaroon yan ng panibago, papalitan ka ng panibago dahil maganda yung ginagawa mo. Ipagpatuloy mo ito, saludo ako sa ginagawa mo. At kayo mga kaibigan, bilang mga sugid kong followers, bilang mga taga-subaybay, ano pong masasabi natin sa ginawa natin ni Miss LG? Comment down below lang po mga kaibigan, at kaparte pa rin po kayo ng ating pong vlog. Tandaan po ninyo, lahat po ng inyong mga comment ay binabasa ko po yun. Alright, so hanggang dito na lamang po mga kaibigan, at Miguel Love shoutout po sa ating mga taga-subaybay na sumusuporta dyan sa ating pong channel. Siyempre Miguel Love shoutout kay Miss LG Satterfield, siyempre Miguel Love shoutout kay Boy Tapang, Miguel Love shoutout po sa ating mga team na sumusuporta sa atin, ang Team Ayuda Revive, Team Vulnerable, ang ating pong Team Pima, Team Unity, ang Listock 101 ni Sir Julius, ang ating pong Wari Wari UFW Talk Show, Miguel Love shoutout, at siyempre ang ating mga kaibigan at kasama dyan sa ating pong Team Kulit Bingo Bonanza. Ayan na po mga kaibigan. Siyempre, nandyan po si Sislit. Ayan, nandyan po si Punso. Nandyan po si Lailani. Nandyan po si Chodit. Nandyan po si Ate Neda. Ayan, Del Rosario. Si Lesban. Si Sis Jocelyn. Ayan, baka makalimutan ko na naman. Ayan, at Miguel Love shoutout to ating ito, Barline TV. Idol, tuloy-tuloy mo lang yung pag-awit at pag-awit. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Tao Pila. At sana ay na-inspire tayo sa panibagong vlog na ito na ipinakita ni Miss LG Satterfield. Hindi ka sanaway magsawa na tumulong at magbahagi ng inyong blessing at biyayang nakukuha dito sa YouTube sa mga taong nasa laylayan ng lingkungan. Kaparte ka ng pagbabago ng ating mga taong ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli mga kaibigan.